kami ang ikalawang pangkat at aming isa sa dula ang kwentong Kiyosmo. Mga taohan, MJ Bonsha bilang Kiyosmo. Isang tao na sa katanghalian na ang buhay, may kapansanan ng isang paa at may paniniwala na hindi maunawan ng talaghipag ng Diyos. John Kenneth Magno bilang Sibon. Siya ang pamangkin ni Tio Simon. Last Manito 30 bilang ina. Ang ina ni Boy at ang kapatid ni Tio Simon. Boy! Oh, hayan, di lang nakakang tao. Siya dyan ka muna at ako naman na magbibihis. Sabi ko ayaw ko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi, Ma. Pagbabalikin mo na naman ako. At anong gagawin mo ngayong umaga dito ng pagiling araw? Maiwan ako rito sa bahay at kasama ko si Tio Simon. Ah, matiis lang iyon. Patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan ako rito. Magpagpito na naman ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento, Abel? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda yung kwento ni Tio Simon sa akin. Gusto na bago pa ako magaling ng totohanan at sumalang sa Panginoon ngayon ng kayukuhan. Pero... Gusto na, sabi! Oh, sino yan? Pwede pa naligyan itong... Ano ba pumasok? Naligyan kong may plato ko si Boy. Ayaw kong magsimba, Tio Simon. May iwan ako sa iyo rito. Ayaw kong sumama kay Mama. Yan ang itinututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi na raw sasama sa simbahan. Kailangan mo magsimba, Boy. Kung gusto mo sumama ako, pagbintay kayo, bisa ko. Magsimba tayo. Nakapagtataka, ano naman kaya nakain ng iyong amain at naisipak sumama sa atin? Ngayon ko na ba siya nakikita malapit sa Diyos? Ah, yung sasama ko si Tio. Kasi sasama rin ang iyong amain at kung hindi ka rin sasama. Pero mabuti na rin yun. Mabuti, sabagat hindi lang ito ang maakay ko sa wastong landa. Pati na rin ang kapatid ng iyong amain na isa rin. Mukha siya hindi man lamang dapat kahisas kasi matigas sa kalooban niya. Sa pagtalikod sa simbahan. Sana mapalikloob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagligtas ng kaluluwa ng kanyang kapatid na sa kabilang buhay. Siya nga pala, magbibihis muna ako. Diyan muna kayo, Boy, kuya. Iba nga tumanda talaga. Pagkain na masinat, unawot ang katawan at bakit napilay ko kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iikawusan ng Diyos? Sinabi ba ng awang niya? Oo nga eh. Hindi kasi kayo nagsisimba. Hindi lang kasi. Hindi lang ako, Boy. Hindi lang ako. Hindi lang ako niwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi kasi kayo nanginginit kung araw na pamilya. Bakit hindi kayo nanginginit, Tio Simon? May mga bagay, Boy, na hindi may nakuha na ito. May mga bagay na pagkita lang ito sa pagkita ng iyong kalasan. At ito lang ako, Boy. Pagkailangan mo ako talaga. Kaya masasama sa akin na yun, Tio Simon? Oo, Boy. Para sa akin, hindi masama ang kasimba. May huwag ang tumagay sa mga mama. Niyaya sa akin yan, Boy, pero hindi ako rin niya. Dahil sa kabasahan na ngayon pa, Boy, ay natuto akong tumalik sa Diyos. Nabasa ang Bayuan Bandage ni Bardong. At naniwala ako sa Pinispeer ng anak away, hindi pa rin ako sa kailan. Ano pong nangyari, Tio Simon? Kaya ako naging bugnutin, nagagalupin, at higit sa lahat ng mga mga kaibigan. At hanggang may isang pangyayari na pangulat sa aking paninan. Ano yun, Tio Simon? Ito ang manita ko na isang bata na sa kasamaan. Nilalakad siya ng oras na kasara. At nilaglag niya ito. At pagbalik niya ay lumilupat, sinulungan ng isang rock. Sa kasamaan sa Boy. Ibatay. Ano pa nangyari, Tio Simon? Sinuha ko ang manita, Boy. At sa pagdampot ko ay nakita ko ang batang nakangiti pa rin. At tila bang ayaw niyang matawa na rin sa kanyang kamatayan. At natutuwan ko, Boy, na kailangan may panalig na sa anumang bagay. Kailangan na kapatayan.